Nag-hack ng Facebook ko, ng YouTube ko. Thank you so much. Nakilala namin yung nag-hack ng YouTube ko, mga chaps. Taga-ibang planeta sila. So, mga kulto sila na mga kemerot na mga taga-ibang planeta. At tawag dito. Buti na lang, shoutout nga pala sa napakagaling at napakalupit ko namang IT. Yung recover ng aking YouTube account. Oh my God, I'm so happy. Ano din? Roden Ico pala. Roden Ico, shoutout sa'yo, tol. Maraming salamat. Sa mga gustong magpa-tawag dito, magpa-retrieve ng mga YouTube nila, Facebook, Instagram, Twitter, o kung ano mga account na hindi nyo na mabuksan, malay nyo, makatulong sila sa inyo. Si Roden Ico, and also shoutout kay Kenneth, and also kay Jove. Okay, yun na nga, sa inyong lahat na talagang nagdasal na mabalik ang aking YouTube channel, Maraming salamat, mga chaps. At good thing, mga chaps, ang kinaganda kasi hindi niya dinilit yung mga old videos ko doon sa YouTube channel ko. And sa mga nagsasabi naman, may mga nagsasabi kasi sa ating mga iba mga subscribers, mga chaps, sabi niya, prank lang daw yung ginawa ko, hindi daw totoo na nahack yung YouTube ko. Mga chaps, sa tinagal-tagal ko na sa industriya, ngayon lang ako nag-prank ng ganito. Kung totoong pinrank ko lang kayo at gumawa lang ako ng eksena para lang ano, mag-trend. Dapat natagal ko ng ginawa, Diyos ko naman. Diba? It's the first time na nangyari sa akin to, na ma-hack yung aking YouTube channel. Ganon. So, hindi siya kadramahan, hindi siya ka-ek-ekan para lang mag-trend. Wala akong eksena ng ganon. At hindi ako panay vlog kasi ng scripted . Kung sa mga nakakakilala sa akin na matagal na, mga subscribers ko na matagal na, hindi ako masyado sa mga scripted na vlog, mga chaps, para lang mag-trend. Hindi ako gumagawa ng issue, magbe-break yung jowa, magbabalikan, magaganyan, yung ibang mga vlogger, hindi ako ganon, mga chaps. Kung sila ganon sila for the views, ganon sila yon. Okay, ganun yung ano nila eh, ganun yung strategy. Iba-iba naman kami ng strategy. Pero tong sa akin, mga chaps, hindi to prank at hindi to gawa-gawa para lang mag-trend. Okay, walang ganong eksena. At saka doon naman sa mga natutuwa daw ko, no, kasi nga na-hack yung aking YouTube last time, may mga nakikita akong comments, mga chaps, na buti nga, keso karma is a bitch. Buti nga daw na-hack yung YouTube ko. Isa lang daw yung ito, kasi ito lang daw, iyak daw ako ng iyak kasi ito lang daw yung source of income ko. Tangina ka, makapagmura nga. Hindi ako nagmumura sa live ko, ha. Minsan lang. Paggalit ako. Pero sa totoong buhay, nagmumura ako. Pero sa live ko, minsan lang ako magmura pag nanggigigil talaga ako, mga chaps. Sa lahat naman siguro tayo nakakapagmura, no? Pag talagang galit tayo, no? Pero yung sa nagsasabi na talagang, ito lang daw yung source of income ko, mga chaps, meron akong ibang source of income. Alam nyo naman, meron tayong Slimming K Coffee business at meron pa tayong hidden na source of income. Kasi mga nagsasabi na keso iniiyak ko dahil wala na akong mga income kasi YouTube ko nahack na, ganito. Pag nawala yung YouTube ko, pati Facebook ko, wala na akong income. May utak ako, brainy to, big head to, uy, brainy. Ha? Magagawa ko ng mga hidden income ko, hindi lang sa YouTube at sa pagbe-Facebook. Mautak ako, no? Breadwinner ako since before pa, mga chaps. Kahit mawala yung YouTube ko or yung Facebook ko, meron akong pinagkakita ang iba. Huwag nyo ako itulad sa inyo na yung mga asawa nyo lang. Yung mga, kasi alam nyo, ang nagbabas sa akin is mga ano eh, mga asawa din ng AFAM. Yan yung mga tumatawa-tawa sa akin na mga asawa din sila ng AFAM dito sa Amerika. Huwag nyo ako itulad sa inyo noon na kayo palamunin kayo ng mga asawa ninyo. Ako nagtatrabaho din ako, may sarili akong income. Hindi ako naghihintay, hindi ako nakanganga. Hintay para lang masustentuhan ako, no? Hindi ako ganun, mga chaps. Tayo, kahit meron tayong ibang, meron tayong pinagkakitaan, meron tayong second choice of income, meron tayong dapat maging mautak tayo, no?
sa ibang mga vloggers ko dyan, maraming mga vloggers dyan na meron na rin silang mga business. That's good. Kasi hindi habang buhay nagbablog kami. Kaya hindi ibig sabihin nun na ito lang yung source of income namin kaya iniiyakan ko. Tangina. Ang iniiyakan ko mga chaps, yung mga video doon na matagal ko nang iniingatan, yung mga video doon na mga memories video, yun yung nakakapanghinayang. Alam mo yun? Yung mga matatagal ko ng video, tapos mawawala, yun yung nakakapanghinayang. And also, yung sakripisyo mo, yung pag-build mo ng channel, alam nyo naman yan eh. Kahit kayo na mga inggitera kong tangina nyo, mga inggitera kong mga subscribers yung kuno, na mga nakastock lang sa akin. Kahit kayo nga gusto nyo maging vlogger, di ba? Gusto nyo maging YouTube vlogger din eh. Nagagawa-gawa kayo, nagpapasikat kayo sa TikTok kasi gusto nyo. Kasi ang ayaw nyo sa mga inggitera dyan ah, ayaw nyo kasi nakikita yung kapwa nyo na umangat kasi hindi kayo umaangat. Kasi bakit siya lang umaangat? So naiingit ka, nagagalit ka, nagsiselos ka kasi gusto mo yung position niya na hindi mo magawa. Alam mo yun, may ganong feeling kasi iba mga basher eh. Kaya sila natutuwa sa nangyayari sa iyo kasi nga parang katulad niyan nung nahack yung Facebook account ko, yung YouTube account ko, natutuwa sila. Kasi syempre parang iniisip nila ay wala na sa YouTube, di na siya sisikat ulit, bla bla bla. Magiging ka-level ko na siya ulit. Yung ganong time, yung ganong mindset. Yung mga ganong mindset mga jobs, that's not good. Kaya hindi ka bine-bless ni Lord. Kasi meron kang galit sa kapwa mo, huwag ganoon. Huwag ganun, kailangan matuwa kayo. Ngayon, kung may nakikita kayong tao na umaangat, taong sikat, dati ganito lang siya, tapos bigla siyang umaangat, be happy. And maging inspirasyon nyo sila. Ganun yun, mga chaps. Support you always, man. Maraming salamat, ha.